Magaling si Digong sa ganyan eh. Kung maalala nyo, pwedeng disruptor. Reverse yan. Bawa, nung bago siya tumakbo, for one year, sinasabi niya. Hindi siya tatakbo, sabi niya. Diba? Ganun din siya nung mayor. No? Ini-spin niya na hindi siya tatakbo until sasabihin niya, tatakbo ko, pero no? 100,000 bangkayang itatambak ko sa Manila Bay. Okay. Huwag niyo ako iboto. Meron na, meron na siyang pero, di ba? Meron na siyang pero. Tingin ko ganun din yan, no? Para maging relevant siya, pinoproject niya yung sarili niya na bakit hindi, no? Baka tumakbo ako, senador. So yung relevance mo ay nananatili, no? Pero siguro ang kailangan natin tingnan ay yung tangere, tangere, no? Kung gaano kakwa nito, gaano ka kagaling, no? Dahil usually ako, pinagbabatayan ko tatlo eh. Yung Pulse Asia, SWS, at saka yung kay Lilo, no? Halimbawa, yung isang lumabas dito sa Tangere ay parang ginawa nila to parang survey through mobile phones. So, hindi ito yung face-to-face, no? Kaya iba yung resulta nila doon sa ibang survey firm, no? Okay. So yun yung mga kailangang itanong kung gaano ka-credible yung output nitong Tangere. Dahil halimbawa, yung ibang lumabas doon sa kanilang survey, sa ibang survey, malayo. Malayo, no? So, ako, inihintay ko yung tatlong paborito ko. Are you also saying... Yung SWS, tsaka yung Lilo. Pero hindi ko alam kung si Lilo ay gagawa pa ng survey dahil ambassador na siya. Are you saying, Sec, medyo sadya, intentional ang timing ng paglabas ng survey at yung pagbibiti ni former president ng mga yung sinabi po niya? Well, partly tingin ko yung kanyang mga kasama sa PDP laban, no? Paano dun, madalas sila nakikita ngayon, no? Halimbawa, si Robin Padilla, si Bongo, si Bato, at saka si Francis Tolentino, no? Mm-hmm. Ay kinukumbinsi siya na makasama nila sa slate, no? Whether sasama siya ay ibang usapin, no? Pero ang hapon nila diyan ay mabatak sila pataas. Lalo na si Bato na sa bingit, si Francis Tolentino malayo sa ibang survey, no? So gusto nilang idikit yung kanilang pangalan kay Digong na mataas, no? Para mabatak sila. Doon kasi sa tatlo na re-electionist ng PDP laban, si Bongo lang yung medyo pasok sa ibang surveys, no? Kaya una, pinagdududahan ko itong survey na ito. Ikalawa, ito yung possible na layunin, no? Para mabatak yung iba na re-electionist. Sek, meron ako ikatlo pa. Siyempre, master of media. Ika, ito si dating Pangulong Duterte. No? Alam niya yung cycle eh. Alam niya yung papatol at papatol ang media pag may mga pahayag siya ganyan. Dahil dati siya Pangulo, no? Relevant pa rin niya. So itong mga ganitong pagbabanat niya o pagbibigay niya ng mga pahayag, alam niya na ito ay pipick upin. At alam niya na malalagay siya sa consciousness again and again and again, lalo na ang usapin ng kampanya at eleksyon. Tama po, yes. Ba? Yes, kaya posible na isang dahilan dito ay para pataasin yung kanyang political mileage at mabatak niya yung PDP laban. Na posible na magbuo ng slate sa 2025. Na hindi man siya tumakbo, so, pwede siya mag-endorso. Parang ganon. Yes. Pwedeng tumaas yung panila, yung partido nila. Na posible na maging bagong oposisyon.